Paigtingin ng mga otoridad ang paninita sa mga hindi sumusunod sa seatbelt law. At dahil paulit-ulit na raw ang paalala at matagal na ang batas, hindi na lang babala ang matatanggap ng mga lalabag. Nakatutok si Chino Gaston. Inikot na mga dauhan ng LTO Law Enforcement Service ang Parañaque City bilang bahagi ng kampanya para tiyaking nagsusuot ng seatbelt ang mga motorista. Isa sa mga pinakaunang nasita, ang limousine driver na ito na galing sa Cavite. Eh, kanina kasi naka-seatbelt ako sa Express. Tapos tinanggal niyo na lang? Tinanggal ko na rito kasi nasa ano na ako. Lapit na yung ano ko eh. Totoo naman, kailangan nila ka-seatbelt niya. Sunod namang naharang ang mga bus na ito. Kompleto man sa seatbelt ang driver seat at ang first row ng pasahero, hindi naka-seatbelt ang driver. Ba't hindi ka nag-sort? Anong problema? Nakalimutan lang sir eh. Nakalimutan ko lang sir. Ilang driver ng private cars ang nasita at natikitan din. Aminado ang LTO na malaking hamon ang pagpapadupad ng seatbelt law sa bansa. Noong nakaraang taon nga, higit 110,000 ang nahuli dahil sa seatbelt violations. Sa mga darating na linggo, paiigtingin daw ng Land Transportation Office ang paninita at paghuli sa mga motoristang hindi nagsusuot ng seatbelt alinsunod sa RA No. 8750 o Seatbelts Use Act of 1999. Sa ilalim ng batas, lahat ng mga pribado at pampublikong sasakyan ay dapat may seatbelt. Kung private vehicle, may seatbelt ang passenger at driver at may seatbelt din para sa lahat ng sakay sa likuran. Sa mga public vehicles gaya ng jeep, dapat may seatbelt ang driver pati na ang mga pasahero sa front seat. Hindi kailangan mag-seatbelt ang mga nasa likuran ng jeep. Sa mga taxi, dapat naka-seatbelt din ang driver at mga pasahero nito. Sa mga bus at school service, kailangan naka-seatbelt ang driver at ang mga nasa unang row o ang mga pasaherong direktang nasa likod ng bus driver. At dahil matagal nang naipasa ang batas at paulit-ulit na lang ang panawagan na magsuot ng seatbelt, wala nang warning sa mga violators. Sa pag-aaral ng World Health Organization, pag ikaw ay tumatakbo ng 50 miles per hour, nabunggo ka sa isang solid object, para nahulog ka ng four-story building. Kaya nakikita mo, pag mga ganyan, ang bilis ng takbo, tapos na-aksidente, lumalabas sa windshield. Mahalaga ang pagsusuot ng seatbelt dahil ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, nababawasan ito ng hanggang 50% ang tsansang mamatay ang isang driver at mga pasahero sa harapan ng sasakyan na nasangkot sa isang aksidente. Hanggang 25% naman yan sa mga pasahero sa likuran. Pero kung di pa rin makuha sa mabuting usapan ang seatbelt law, nagtatakda ng mga multang masakit sa bulsa. 1,000 pesos yan sa unang violation, 2,000 pesos sa pangalawa, 5,000 pesos at pagsuspinde ng driver's license ng isang linggo sa pangatlo at higit pang violation. Paalala ng mga otoridad, hindi pangunahing layunin ng seatbelt law ang magpataw lamang ng multa, kundi tiyakin na kayo'y ligtas habang nagmamaneho, pati na ang inyong mga pasahero. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.